and the preaching. Since this morning, we are so blessed by the word of God. So we must be happy because we are in the presence of the Lord today. And this afternoon, we're going to continue to study and study the word of God. I want to invite you to open your Bible in the book of Acts. Nanginginig yung mic. Acts chapter 16. Let's all stand up as we read the word of God. Let's read verse number 25 until 40. Acts 16, 25 until 40. Let's read this responsibly. Are you there? Okay, let's read. I will read in verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly the the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. Then he called for a light and sprang in, and came trembling and fell down before Paul and Silas. And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house." And he took them the same hour of the night and washed their stripes and washed and was baptized, he and all his straightway. And when it was day, the magistrate sent the sergeants, saying, "Let those men go." But Paul said unto them, "They have beaten us openly, uncondemned, being Romans, and have cast us into prison. And now they thrust us out privily, nay, verily, but let them come themselves and fetch us out." And they came and besought them and brought them out, and desired them to depart out of the city together. And they went out of the prison and entered into the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they comforted them and departed. Let's come to the Lord in prayer. Our Father God in heaven, Lord, thank you once again for giving us this time to study your word. Thank you so much that we have heard this morning. Continue to bless us this afternoon. Speak through each every one of us, that the Holy Spirit be our teacher this afternoon. I pray, Lord, that you will be glorified. Give words to my mouth, because Lord, I cannot do this without you. I'm asking for your help. Encourages every one of us. Thank you so much, Lord, for everything, this opportunity to share your word. And I pray, Father, for our pastor, continue to give him strength and give him wisdom as he preach your word in different places in the Philippines. Thank you so much, Lord, for everything. All these things I pray in Jesus' name. Amen. Okay, you all may be seated. Now, our life is tough. You know, tough? mahirap. Tough. And it should come as a surprise. Why? Because Apostle Paul said in 2 Timothy 3:12, can you flash it, Brother John? 2 Timothy 3:12, yeah, and all that will live godly in Christ Jesus
shall suffer persecution. This is a statement of Apostle Paul for those who believe on the Lord Jesus Christ. Those, if you think you are a Christian and live godly, we must suffer persecution. So it is not a surprise for us if we have difficulties in our lives, if we have problems, if we have our circumstances is not according to our what do we want in our life, because it is written in the Word of God that we will suffer persecution if we will live godly. So mahirap yung may maraming persecution. Naalasin ba yung nag-preach dito nakaraan? Si Brother Mon, di ba may mga persecution, na iba-ibang persecution, na persecute ka dahil gumagawa ka, you are obeying the will of God, sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon. At meron namang napapersecute dahil yung ginagawa mo ay kakaiba, di ba? Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon, if you will live godly in Christ Jesus, you shall suffer persecution. Paul and Silas found this out and they went on their missionary journey. Ito kung babasahin natin from verse 1, hindi na natin binasa, medyo mahaba kasi. Pumunta sila sa Derbe and Lystra and nakita nila sa Timotheus, and then after that, yun sinircumcise niya si Timothy, and then they go again to, they go to Bithynia, but the Holy Spirit tell them not to go, but to go to another way. They go to Macedonia in Philippi, because Apostle Paul, he dreamt a dream, and then he saw that God talked to him that you need to go there in Macedonia because somebody needs you and you need to share the Word of God. So we can see here in this passage that Apostle Paul, together with Silas, his company, they were in the will of God. Nasa kalooban sila ng Panginoon. But it is not kasiguraduhan na kapag ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, ay buhay mo'y magiging smooth and easy. Katulad ng makikita natin dito, kung ano ang dinanas, kung ano ang nangyari kay Apostle Paul and Silas sa kabila ng kanilang pagsunod sa Panginoon. Expected nila na ganito ang mangyayari kasi sinabi na nga ni Apostle Paul. But they live victoriously. So that's what we're going to study. The title of our message today is How Paul and Silas Live Victorious. Paano sila namuhay ng matagumpay? Marami sa atin dito na although sinasabi natin Christian, we are Christian, but our life is just like we are defeated because of our problems. If we're going to compare our problems compare with the problems of Apostle Paul and Silas in this passage, hindi natin masasabing maikukumpara natin ng kaunti lang. Wala pang sino ba na persecute na sa atin dito na tayo tinutukan ng baril o tayo winarningan na wag na tayo mag-preach? Di ba wala? Minsan nga, ini-encourage pa tayo ng mga kamera, sige, dito pwede. Pero wala eh. Kaya nga, dito natin makikita kung papaano sila namuhay ng matagumpay sa Panginoon. At ayan ang pag-aaralan natin sa hapong ito, how they live victoriously. But we can see in this situation, it is a great opportunity to grumble or to complain with their situation, or Apostle Paul and Silas. And kung makikita natin sa kanilang sitwasyon, talagang masasabi mong sa ganitong kalagayan dapat magreklamo na sila, di ba? Sa atin yung kalagayan natin, ano ang sa sitwasyon natin, minsan ang dami nating complain. Di ba? Sabi natin, Panginoon, bakit ganito lang? Minsan sa karamihan ng complain natin sa sweldo, di ba? Panginoon, ba't ganito ang sweldo ko? Ang galing-galing ko. Ba't? Di ba? Ako, hindi naman ako kagalingan, pero sabi ko, Panginoon, ba't pag nakukumpara ko yung sweldo ko sa ibang, lalo sa mga puti, kasi iba naman, alam naman natin sitwasyon dito, kapag maputi ka, pag puti, ibang sweldo nila. Kumpara sa'yo, halos kalahati lang, pero hindi naman talaga sila yung natural speaker. Minsan magaling pa nga tayo mag-English. Pero
nagko-complain na tayo sa ganong sitwasyon. Sabi natin, Panginoon ba, hindi parang unfair, di ba? Na ganito ang sitwasyon ko at sila ganon. Pero yung kalagayan ni Apostle Paul and Silas, makikita natin talagang pwede silang mag-complain sa kanilang sitwasyon. Kasi makikita natin yung kalagayan nila, anong nangyari sa kanila. But they didn't do that. They didn't complain about their situation. Now, they had an opportunity to doubt God, to question His love, to get mad at God. But what did they do is here in verse number 25. So meron silang opportunity na pagdudahan ng Panginoon. Lord, I'm doing your will. I'm obeying what your command to me, to us. But what happened to us here in this place? We are in prison. So, but what they did is this. In verse number 25, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. So, they were imprisoned. Alam nyo yung sinabi nga rito sa may verse 24 and 23. Punta mo na sa 23. The reason why they are imprisoned because meron silang, may sunod ng sunod kay Apostle Paul sa kanila, yung babaeng na possess. Sabi, ayan yung mga nagtuturo ng katotohanan. Although totoo yung sinasabi ng babae, pero minsan may nakakairita yung gano'n, di ba? Limbawa, ayan, oh, magaling yan. Kahit sabi mong magaling ka, talagang maiinis ka. Ganun nangyari kay Paul, itong babae na to, na possess naman ng devil, ay pinalayas niya yung demonyo sa katawan ng babae. At ang nangyari, nagalit yung nakikinabang doon sa babae. Alam natin yung story, ha? And then what they did, they go to the magistrate to tell what Apostle Paul and Silas did to this to their business. At ayun nga, pinarusahan sila, dinala sila sa magistrate in verse 20. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. So hindi lang sa verse 22 pala, and the multitude rose up together against them, and the magistrate rent off their clothes and commanded to beat them. Sinira yung damit nila ni Paul and Silas. At pagkatapos nun, inano sila, they are whipped with stripes. Mabuti kung nilagyan ng whipping cream, hindi masakit. Nawinip sila at matinding sugat ang inabot ng kanilang katawan. I was imagining what happened here. Hindi lang siguro isang palo to. Alam naman natin yung Roman whip. Di ba? Matindi. Kaya, kung i-imagine natin ang kanilang sitwasyon, talagang duguan sila. At siguro pagod, masakit sa katawan. And then they was put in prison. And in the, sabi nga sa, put them in the inner prison, dun sa pinakasulok, and made their feet fast in the stock. Tinali pa yung kanilang paa sa pagkakakulong sa kanila. At nangyari, at sa ganitong sitwasyon nila, kung iisipin natin, parang nakakaawa. Maaring mag-complain na sila sa Panginoon, maaring i-question na nila, Lord, but maari silang mag-question, Lord, ba't nyo kami pinabayaan? Pinapunta nyo kami rito at ganito ang mangyayari sa amin. I know most of us are feeling that way na, Lord, you brought us here in Cambodia, but why? Why it seems there's nothing happen? Parang walang nangyayari, parang walang naliligtas, di ba? Hindi natin alam na sabi ng Panginoon, it is our job to share the Word of God, to warn them, but the Holy Spirit will save them. Huwag tayong yung mga panghinaan ng loob sa nangyayari, but we can see the fruit as well. Maaring hindi ngayon ang bunga, maaring sa darating ng panahon. Basta ginagawa natin yung kalooban natin, ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Dito si Apostle Paul and Silas, in their situation, in their circumstances, in verse 25, number one, they give thanks and sing praise to God. That's how Paul and Silas live victoriously. They give thanks and sing praise to God. And at midnight, Paul and Silas prayed. They prayed. Makaka
panalangin ka pa ba sa ganitong sitwasyon? Baka ang panalangin mo, Panginoon, patayin nyo na yung mga nanakit sa amin. Siguro ganun ang panalangin natin. Pero ang panalangin dito ng Apostle Paul at ni Silas, hindi naman specify, but they, for sure, they give thanks. They give thanks. Ayan ang sabi sa Ephesians 5:20. Ephesians 5:20. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So it was Apostle Paul who wrote this verse, dictated by the Holy Spirit. Let's always give thanks for all things unto God. Whatever things it is, whatever circumstances we have in our life, let's always give thanks. Minsan, ito po naging problema natin. Pag maliliit na bagay, hindi na natin napapasalamatan ng Panginoon. We just give thanks for those things that are extravagant or yung mga malalaking bagay. Pero yung mga simpleng bagay na ginising tayo ng Panginoon, na meron tayong hininga, minsan nakakalimutan na natin, di ba? Hindi natin napagpasalamatan, Panginoon, salamat at hindi ako inaantok sa preaching, di ba? Minsan ganun lang, salamat Panginoon at nakatulog ako ng maayos habang nagpipreach. Simpleng bagay lang na minsan na yung nakakalimutan natin eh. Sa toothpaste nga lang, di ba? Hindi na natin, ewan ko, nakapagpasalamat na ba kayo that may toothpaste? Panginoon, salamat at may naka-invento nitong toothpaste. Kasi kung wala, yung bunot gagamitin, yung bunot. Di ba? May mga bagay na, sabi, let's always give thanks. That's why Apostle Paul and Silas, they live victorious because they always give thanks. And not only that, they sing praise to God. No, it's really, pag sinabing praise, they sing praise to God, they give glory to God. Nagpuri sila sa Panginoon. Nung sila'y nakakulong, parang napaka kakaiba yung kanilang ginawa. Pisinakta na sila, pinahirapan na, nalangin pa at nagpasalamat at nagpuri sa Panginoon. Do you know the reason why they did that? Because they know that God is in control. Although they don't know what will happen to them, but they know that God is in control. They were not rejoicing in their circumstances. They were rejoicing in the Lord. God doesn't expect you to rejoice about all the bad things that happen to you, but we need to rejoice in the Lord. Sabi nga sa Philippians 4:4, Philippians 4:4, yan. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. We need to rejoice in the Lord. They are not happy because what happened to them. Hindi mo naman sinasabing, Panginoon, salamat at nasunog ang aking bahay. Purihin ka, Panginoon. Hindi mo naman. May problema, pero kahit sa kabila ng problema, nandun pa rin yung puso mo na nagpapasalamat ka sa Panginoon. Si Job, di ba? Yung pre-niche ni, si ba nag-preach yun? Si Brother June. Kung i-imaginin mo yung nangyari kay Job, parang imposible na makapagpasalamat sa Panginoon, no? Di ba? God give and God will take away. Blessed be the name of the Lord. Pag nababasa ko ngayon sa ikaw, Panginoon, sana magkaroon lang ako kahit konting ganyang espiritu, no? Yung talagang magpapasalamat ka sa Panginoon sa kahit anong kalagayan ng buhay mo, mahirap man o masagana. O salamat. Ngayon nga yung nag-meeting kami mga preacher noon, sinabi ni pastor na ganito ang kalagayan natin, yung dahil nga sa mga pinopost natin na about the truth, yung nagsusuporta sa atin na sabi, parang inaano tayo, parang nag-iisip na tuloy kami, nako Panginoon, ano. Actually, ako, nag-iisip na agad din ako, ewan ko sa ibang preacher, kung nag-iisip na rin kayo, Panginoon, tulungan niyo po kami. Dahil mahirap ang aming kalagayan at medyo mahirap uli mag-adjust, di ba? But kahit ano pang mangyari, we always give thanks to the Lord. I know God will not... God is always in control. So that's what happened here in Apostle Paul. They give thanks and sing praise to God. And then not only that, in verse number 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands
were loose. Now, they didn't know their future. Number two, they didn't know their future, but they know who holds it. Ayan yung kanta ni Tita Vicky kanina. I don't know about tomorrow, but I know He holds my hands. We don't know what will happen to us in the future. Hindi nila alam ni Apostle Paul and Silas kung ano mangyayari sa kanila sa prison. Maybe they are thinking this is the end of our life. We don't know what will happen to us. If they will kill us, if they will release us, we don't know. But they know who holds tomorrow. They know that God is in control. They never took their eyes off God. They never took their eyes off of God. God never took His eyes off of them. God is waiting for you to focus on Him. Sila'y nakafocus lang sa Panginoon. Hindi nila inalis ang kanilang pag-iisip na ang Panginoon ang siyang nagkukontrol, ang nagpapangyari nito. Kaya ito nga, nagkaroon ng great earthquake, and then they didn't expect that God will do this to them. And in verse 27, let's continue. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep and seeing the prison doors open. Nakita niya na bukas yung mga prison doors. He drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. So this jail keeper, yung guard, nakita niya bukas na at sasakpapatay niya yung kanyang sarili, kasi alam natin, kung pag-aaralan natin, na ang punishment kapag ikaw ay isang guard at nakawala yung prison mo, papatayin ka rin. Kaya sabi niya, tapusin ko na buhay ko. Kasi because it was here at the last part, supposing that the prisoners had been fled. He supposed, yung pag sinabing suppose, nag-assume siya na wala na ata yung mga prisoner. Alam niyo yung pag yung supposing is not it is not good. Supposing can be costly thing. Remember in Luke 2:44, open in Luke 2:44. But they supposing him to have been in the company went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. This is an account when Jesus Christ, He was 12 years old teaching in the temple, and then Mary and Joseph supposed that Jesus was with them. They go. Nagkamali sila na hindi nila nabantayan kung ano nangyari sa Panginoon, napabayaan nila. Pero ang Panginoon naman, Panginoong Jesus, ginawa niya yung kalooban ng Panginoon. And also in Mark 6:49, but when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit and cried out. Itong mga apostle naman, no, nakita nila ang Panginoong Jesus, nakala nila multo. They suppose, you know, supposing can be costly. Don't suppose when it comes to your salvation, where you will spend eternity. Saan ka? Kaya nga sa preaching kaninang umaga, alam na, sigurado ba tayo na tayo papunta sa langit? Baka akala lang natin na talaga tayo papunta sa langit, pero hindi naman pala. Maraming nagsasabi, di ba, sa Revelation, sa Matthew, yung sinabi ng Panginoon, maraming nagsasabing, Lord, Lord, Panginoon, pinalayas namin, nagpalayas kami ng masamang espiritu, nangaral kami sa iyong pangalan, pero ano sabi ng Panginoon, lumayas kayo sa aking harapan, kayong mga anak ng katampalasan, di ba? Hindi ko kayo kilala. Mari sana, alamin, siguraduhin natin habang may panahon pa na talaga tayo anak ng Diyos. Makikita naman natin, alam natin sa sarili natin, kung totoo tayong nagbago, mahirap yung nag-assume lang tayo, kasi ako'y matagal ng Kristiyano. Ako, I was saved in August 1988. So almost, I forgot, maybe 30 years. Yeah, 30 years. Because 12 years old, I got saved. So I'm 42 now. Hindi lang halata na. Parang 48. So, ganun po. Siguraduhin natin ang kaligtasan natin. Ba? Hindi naman sinasabing pagdudahan mo ang kaligtasan. Mas maganda na inigurado ka. Dahil makikita mo yan sa buhay mo kung may pinagbago ka nga ba talaga. Yung dati mong ginagawa, hindi mo ginagawa ngayon. Merong pagsisisi at merong repentance. Now, and then, in verse 28 and 29, but Paul cried with a loud voice. Sumigaw si Paul, saying, Do thyself no harm, for we are all here.
Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. Nakita ni Paul, oh, huwag mong sakta ng sarili mo. Nandito kami. Huwag mong isipin na ikay mapapahamak. Nandito kami. God was at work. No one escaped. Itong panahon na ito, ito yung opportunity na pwede na magtakbuhan yung mga prisoners, di ba? But God is in control. Do you know the reason why God sent an earthquake? Not for the prisoner to escape, but for this jail guard, guardia, na maligtas. Makikita natin yan mamaya. God is always in charge. Ang Panginoon ang laging in charge. And then in verse 30, and brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Now, the jailer saw their relationship with Jesus, their consistency and their thankfulness, no matter the circumstances. Not only the jail guard, also the prisoner. Because here in verse 25, when they sang praises unto God, and the prisoners heard them. They hear, if you are one of those prisoners and you heard those people singing with in their situation, what will you think for them? Maybe they are crazy, or ano yung nangyayari sa mga taong to, sa kanilang kalagayan ay talagang masaya sila. At sigurado nagpupuri sila sa Panginoon, nababanggit nila ang pangalan ng Panginoon, at hindi lamang yung nagkakantahan na kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Narinig sila kung anong kanilang mga kinakanta. At ito rin yung jail guard. Sabi niya, "What must I do to be saved?" Tinanong niya si Apostle Paul and Silas dahil nakita niya ang kanilang buhay. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, number three, they show a good testimony. They show a good testimony. The jailer was so impressed by Paul and Silas, by the love they showed to him, and from their ability to take joy even in misery or problems, that he instantly wants the kind of life that Paul and Silas have. This is how God wants our lives to be. It's natural magnet drawing people to him. Our Christianity should make others want what we have with God. Sana po maging ito yung naging mabuting patotoo si Apostle Paul and Silas sa kabila ng kanilang kalagayan. Di ba, it's hard to show your good testimony when you have problem. Napakadaling magpatotoo kapag ay ang nangyayari sa buhay mo ay maayos. Diba, salamat sa Panginoon at kami malulusog. Kami pinagpala, nagkaroon kami ng bagong sasakyan. Meron kaming bagong bahay. Meron kaming makapagbakasyon kami. Marami kaming may mga nagsusupport, 'di ba? Madaling magpasalamat. But the question is, pag panahon ng kahirapan, sabi nga sa kanta, tila kay daling magpasalamat sa Diyos, 'di ba? Kung ang buhay ay maayos, madaling magpasalamat. Pero kapag may problema na, kaya pa ba natin siyang pasalamatan? 'Di ba? Minsan ay challenge sa atin. Alam niyo po, mas nabe-bless ang mga tao na makita ka nagpapasalamat sa kabila ng kahirapan. Kasi madaling magpasalamat kapag ikay maayos, di ba? But when you are in your deep problems, in your difficult situation, and then people saw that you still, they can see God in you, they can see Jesus Christ in your life, it was a great testimony. So kaya Apostle Paul and Silas live victoriously because they show a good testimony to these people around them, even in their tough situation. Mahirap yung kanilang kalagayan, pero nakita ang kanilang patotoo. The jailer wanted what Paul and Silas had. What do people see in us that would want them to know our Christ? O baka nakikita tayo, ay pambihira ganyan palang buhay Kristiyano. Sablay, hindi na mapag-Kristiyan, di ba? Ewan ko kung naranasan nyo na mag-share at may nasharan kayong gusto mo bang maging Kristiyano? Ay, ayoko niyan. Hirap ng buhay niyan. At saka,
nakita ko yung isang tao doon, sabi niya Kristiyano, pero anong ginagawa? Parehas lang, wala namang pinag-iba. Kaya maging wise po tayo sa ating mga testimony. Ito si Apostle Paul and Silas, hindi naman sila nagpakitang tao rito, hindi yung showmanship to. Di ba? May alam naman kasi yung mga nag-ano lang eh, nagpapakitang tao na may problema, hirap na, Panginoon, salamat. Di ba? Alam mo, sira ulat. Lalaman mo naman yan eh. Kaya nga, huwag mong ipakita na nahihirapan ka. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Kapag may tinulungan ka, huwag mo na ipaalam. Kapag ikay nag-aayuno o ano ba sa English yun? Fasting, yung mabilis, nag-fast, nang nanalangin, huwag mo ipakita na talagang lugmok na lugmok ka. Fasting ako ngayon eh. Di ba? Sasabihin mo pa, fasting kami ngayon, kaya ang Panginoon ay nangungusap sa amin. Di ba? Hindi mo na dapat sabihin yan. Sabi ng Panginoon, maghilamos ka, mag-gel ka, mag-ahit ka. Hindi mo mukhang ermitanyo, papakita mo talagang. Kaya hirap na hirap ka talagang, lugmok na lugmok ka na, kapatid. Di ba? Ang Panginoon, dapat hindi ganun. Pakita natin na talagang nasa atin ang Diyos. Sa kabila na kaya ito, hindi pa nga tayo nasugatan ng ganito, katulad kay Apostle Paul and Silas. Talagang nilatigo. Matindi ang pahirap sa kanila, pero they show their good testimony. And then in verse 31, bilisan na po natin at may meeting pa ang Y team. Nawala, saan ba yun? Yan, verse 31. And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house." Now, number 4, they pointed people to Jesus. So that's why they live victorious. Hindi nila sinabi, dahil sa amin, ibang ability meron kami, kaya kami nagkakaganito. But they pointed the Lord Jesus Christ. The jailer and the prisoner showed their testimony and they said, "What happened to you? Why you are like that?" And then they said, "Because of the Lord Jesus Christ." So marami sa panahon natin ngayon na kapag meron silang accomplishment, sinasabing, ito dahil sa akin. This is the story of my life. Ay, mga parang familiar tayo sa ganyan, no? Yung buhay mo, ikikwento mo, at tas bandang huli, "To God be the glory." Sabay cambio, eh, no? Wala, nakuha mo na. Pero ito, Apostle Paul and Silas pointed people to Jesus Christ. They pointed the jailer to Jesus. Paul's answer to the keeper of the prison is a classic statement of the essence of the gospel. "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house." This is salvation by grace alone, received by faith alone. By the Lord Jesus Christ, grace, true faith, this is the salvation. And then, some have worried that Paul's invitation to salvation here is too easy and would promote an easy believism and a cheap grace. Others refuse to preach repentance, claiming that this text says that it is not necessary. Kung titingnan natin, para sabi, may nagsasabi na, wala namang repentance dyan. But we can see here, Paul never specifically called the keeper of the prison to repent because he was already repenting. We see the humble repentance of the jailer in that he fell down trembling. Hindi siya natakot sa kanyang kalagayan, but nagsisi siya sa kanyang kalagayan na yung kung ano nangyayari sa kanya na siya'y makasalanan, humingi siya ng tulong kay Apostle Paul in the full idea of the word believe. Sabi nga believe in Greek is pistis, ayan sa Greek, and in the command to believe on the Lord Jesus Christ. So it was we know that salvation is true repentance and true faith by grace. So ganun po. At makikita natin dito na talagang nagbago itong jailer. The jailer was a changed man in verse 33. "And he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized, he and all his straightway. And when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all
his house. Nung sinabi ni Apostle Paul, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house, hindi automatically na kapag ikaw ay naligtas, maliligtas din ang iyong sambahayan. Makikita natin dito na naligtas yung jailer, sinama sila Apostle Paul and Silas sa kanilang bahay at siniran niya rin ni Apostle Paul and Silas ang kanilang sambahayan, ang kanyang sambahayan, at sila'y nagsisi, nagrepent at tinanggap ang kaligtasan mula sa Panginoon. So they pointed people to Jesus, that their secret to a victorious life. He had an influence on his whole household. This man, because he was a changed man, nag-i-influence siya sa kanyang sambahayan. And then in verse 35, number 5 na po tayo. They think of other people safety. In verse 35. And when it was day, the magistrate sent the surgeon, saying, let those men go. And the keeper of the prison told his saying to Paul, the magistrates have sent to let you go, and now therefore depart, go in peace. Now Paul and Silas did leave the prison. Umalis sila sa prison in the protective custody of the jailer. Nandun na yung jailer, sinamahan sila sa kanilang bahay. And then, to minister to the jailer's household. But Paul and Silas returned to the prison willingly to spare the jailer certain death. Iniisip nila yung kalagayan itong jailer. Mapapahamak to kapag tayo'y tumakas. At wala naman tumakas. Bumalik sila ng gabi, binalik sila sa prison. Willing silang bumalik sa prison. Kung ako si Paul and Silas, ako yung baka nagtatakbo na ako, di ba? Freedom, takbo na, di ba? Liberty. But it says here in verse 35, and when it was day, nung nag-umaga, the magistrate sent the sergeant saying, let those men go. May pinapuntang sergeant doon sa prison. Ibig sabihin, si Paul and Silas bumalik sa prison house. Hindi sila nandun sa bahay ng jailer. They think of other people safety. Sabi ng sabi rito na okay, sige, pwede na silang lumaya. Now if Paul and Silas were released the day after their beating, arrest and imprisonment, why did God send an earthquake? We see that the earthquake had absolutely nothing to do with freeing Paul and Silas from prison, but it had everything to do with the salvation of the certain prison guard and his household. Kaya nagkaroon ng ma-earthquake, hindi para makatakas si Paul and Silas. Minsan naisip, noon dati, pagkakaintindi ko, kaya nagkaroon ng earthquake para sila mapalaya. Nakalaya sila, siniran nila ang, hindi pala, bumalik uli sila sa prison, at sila'y kusang loob na pinalaya ng mga humuli sa kanila. Let's continue in verse 37. We are now in point number 6. They live a victorious life because number 6, verse 37, it says here, but Paul said unto them, they have beaten us openly and condemned, being Romans, and have cast us into prison. And now do they trust us out privately? Nay, verily, but let them come themselves and fetch us out. And the surgeons told these words unto the magistrates, and they feared when they heard that they were Romans. And they came and besought them and brought them out of this, desired them to depart out of the city. Number 6, they were harmless like a dove and wise as a serpent. Ah, nasa Bible, ayan lang. Hindi ko maisip ibang points eh. Ayan na lang. They were harmless like a dove and wise. Ito ang inuutos sa atin ng Panginoon, na maging harmless tayo na katulad ng dove, na hindi tayo mananakit, wala tayong aagrabyaduhin, pero maging wais naman tayo. Huwag tayong magpapauto. Ito sila Pablo, hindi sila nanlaban. Nung pinarusahan sila, nung kinulong sila, actually, they were a Roman citizen. Sila'y mga, yung pinag-aralan nga namin yung life of Paul. Si Paul ay pinanganak sa, alam natin siya ay Israelites, but he was may dual citizenship siya. Kasi noon, pag Roman citizen ka, malaki yung privilege mo. Kasi alam natin si Paul,
Kung pag-aaral natin ang kanyang buhay, mayaman tong tao na to. Kasi, di ba, ano siya? Sa Sanhedrin, sa member siya ng ano. Kaya, nung panahon na yon, kung hindi ka pinanganak sa Roman territory or you buy, yung nabili mo yung citizenship, parang sa panahon natin ngayon, kung gusto mo maging citizen, you will buy. Ito po si Paul and Silas, they were Romans. At sinabi nung ni Apostle Paul, oh, pambihira, pinaresahan nyo kami, tapos pinahiyaan nyo kami, tapos ganito lang ang gagawin nyo, ganun-ganun na lang ba yan? Hindi nyo na, wala na kayong gagawin. At sinabi ni Paul, we are Romans. At natakot yung mga magistrate na mga Romans. Kasi ang punishment pa, nung panahon na yon, pinagbabawal na may aapihin kang Roman citizen at may kaparusahan. At kaya sila na natakot. Kasi si Paul and Silas, they were Roman. Hindi naman ito yung inimbento lang ni Paul and Silas. Roman citizen kami. Eh, pag chinek sila ba? Yari siya. Talagang, sabi nga may nabasa nga ako, na dala-dala nila yung kanilang parang green card. Kasi, ayun ipapakita mo, I'm a Roman citizen. Kasi kung hindi nila dala yon, kamatayan din ang parusa kapag sila'y yung nagpanggap-panggap na mga Roman citizen. But they were wise as a serpent and harmless. Like, sa ganitong sitwasyon na pinakita nila yung kanilang karapatan. Pero alam niyo po, minsan yung karapatan natin, minsan dapat iisasantabi natin para sa may isang purpose na mangyari. Ito, sa kanilang sitwasyon, isinantabi nila yung kanilang rights for Philippian jailer to be saved. Hindi sa umpisa, hindi nila sinabi na, oh, kami mga Romano, ba't nyo kami arestuhin? We are a Roman citizen. They didn't do that. Although maybe they are thinking that God is bringing us here or the Holy Spirit, they didn't allow them to tell them. But at the last part, when yung nangyari na, nakakilala na sa Panginoon yung Philippian jailer, at sinabi nila, oh, kami mga Romano. So ano nangyari sa kanila? Hindi na sila, yung nakalabas na sila ng maayos. Hindi na sila pinahirapan at medyo may paggalang na sa kanila mga Romano to. Maging maingat tayo. Ayun po ang nangyari kay Apostle Paul and Silas. They were harmless like a dove and wise. And the last, in verse 40, and they went out of the prison and entered into the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they comforted them and departed. Last, they encouraged the brethren. So they live victorious life because they keep on encouraging the brethren. Although they experience a difficult situation in their life, in this place, but they have the guts to encourage the brethren. Sa atin po kaya, kapag tayo nakakaranas ng problema, kaya pa po ba nating mag-encourage ng kapatiran? Alam mo, kapatid, dapat lang mangyari sa'yo yan. Hindi na naka-encourage. Imbis na kuhanan tayo ng lakas ng loob, para nagtutulak tayo sa hukay. Maging encouragement po tayo. Ito si Apostle Paul and Silas, sa kabila ng kanilang kalagayan, sa kabila ng nangyari sa kanila, they encourage the brethren. So is there anything in us that we need changing? Ano ba ang dapat baguhin sa atin? God is in control. He can set us free sa mga problema na dinaranas natin. Alam nyo, we are victorious because God said we are in the victory side. Sabi nga sa kanta, oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. Pag ayun ang nalagi nating lagay sa isip natin, Panginoon, ba't ako namumuhay ng ganito? Marami tayong problema. Maybe you are encountering problems with your family, with your wife, with your job, your mga kamag-anak. Ano ang ating magiging attitude towards this problem? Are we living a defeated life? Or do we are living a victorious life like Apostle Paul and Silas? Compare our problems and our situation to this, to Apostle Paul and Silas. Hindi natin masasabing
parehas tayo ng nararanasan. Iba yung naranasan nila, but they show a victorious life. Sana po makita sa ating buhay na talagang meron tayong Diyos sa ating buhay. Meron tayong Holy Spirit na hindi tayo kakitaan ng panghihina, ng problema. Although may marami sa atin dito, may mga karamdaman na, Panginoon, ano nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Diba? Minsan naawa tayo sa sarili natin. Instead, we need to give glory to God. We need to become victoriously, victoriously. If you're going to think our life here is just a vapor, diba? Saglit na panahon, tapos na ako na. Naalala ko lang nung ako'y nung iniisip ko, ano ba yung pinaka naalala ko nung ako'y bata pa. I remember when I was 4 years old, binilan ako ng nanay ko ng baril-barilan, anong tatay ko ng baril-barilan pula, tapos may pang-cowboy ako ng pula, uniform, may dalang baril. Ayun, naalala ko. Tapos ngayon, times 4 na edad ko, parang ang bilis, parang kailan lang yun ah. Parang napakabilis ng panahon, di ba? Hindi natin alam na ang buhay ay, tapos iubusin pa natin sa complain, sa pagrereklamo. Instead na we need to give glory to God, we need to live victoriously. Hindi natin alam na maaring bukas bumalik na ang Panginoon. Kanina nga sa preaching, talagang I was blessed. Let's look on the eternity. Hindi naman sinabi huwag natin pansinin, di ba? In-explain sa atin yan. Huwag natin pabayaan yung ating responsibilidad dito. Habang ginagawa na yung responsibilidad natin dito, ang ating focus ay sa Panginoon. So sana mabuhay po tayo na hindi defeated, but a victorious, we have a victorious life. Okay, let's all stand up. And